Buong siglang inihandog ni Don Patrick Di Patagilar ang isa na namang maaksyong edisyon ng Dipat's Tamiya League ikatlong taon sa mismong araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino. Ayos. Hello po mga kadipat at isang maganda at mapagpalang araw po ng ating mga dakilang bayaning Pilipino ngayong araw ng Lunes, 29 ng Agosto taong 2022, isang holiday Monday po sa inyo pong lahat. Ito pong inyong punong lingkod, Don Patrick Di Patagilar, isang Pilipino, taas noo kahit kanino, saan man sa mundo. Yan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, maraming salamat po muli at welcome po muli sa isa na namang edisyon ng Dipat's Tamiya League. Ikatlong taon, huling karera natin ngayong buwan ng Agosto 2022 sa mismong araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino. National Heroes Day, isang regular holiday po yun ayon po sa Republic Act 92-94 na tayo, kung di ako nagkakamali. If I remember it right, no? Ayon sa ating sa ating konstitusyon na ginagamit, nakasaad yon sa ating saligang batas yung araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino isinasaga o pinagdiriwang tuwing regular na holiday tuwing huling Lunes ng buwan ng Agosto. Yan, kada buwan ng Agosto, huling Lunes ng Agosto taon-taon. Opo, yun yung dahilan. Kaya sinabi ko po, holiday Monday, long weekend po para sa karamihan po sa ating mga Pilipino na syempre, lalo na para sa mga ibang mga frontliners natin yung talagang sobrang overpatig na, kagaya po ng inyong lingkod, medyo na overpatig po. Kaya po, kakwento ko po sa inyo during abang nagla-live tayo ngayon sa Dipat's Tamiya League, ikatlong taon. Tiyan nga po, ngayon nga po, Agosto 29, huling karera po natin sa 8 of 8 sa walong karera nakatakda. Ngayon lang po tayo, ngayon lang po natin isasagawa yung huling karera na parang ordinaryong laban na lang po ngayon dahil dun sa aggregate scoring po natin. Mamaya-maya, papaliwanag ko po yan. So, pasensya na po sa aking boses ko ngayon dahil medyo hindi ako masyadong magtatas ngayon dahil may problema yung aking lalamunan. So, pero sisikapin pa rin natin may ipakita sa inyo ang lahat ng mga pangyayari ngayong gabi live sa ating Dipat's Tamiya League ikatlong taon. At sa walang pagtatagal, narito po ang naging bunga ng ng nakaraang karera natin. Bago tayo magsimula doon sa pinakabago nating edisyon ng Dipat sa Milig ikatlong taon. At ganito lang po muna ako, medyo malumanay po muna ako magsasalita ngayon dahil sumama po yung pakiramdam mula nung Sabado, yung talagang effect nung Sabado. Nakasali nga po yung inyong lingkod sa Robinson's Place La Union, yung palaro ng Deadly Sin. So, balit, sa kasawiang palad, wala pong naipasok na auto. Yung Prostack non-FM lang po yung aking nailaro. Kasi nahuli ako nang dating, mga alas 11, halos tanghali na ako nakarating. Ang matindi nun, yung naging pwesto pala dun, hindi naging madali dahil muntik na akong dinakuha ng table o ng paglapagan ng aking mga gamit. So, yun. Pero saglit lang ako doon, hindi ako masyado nagtagal. At saka at the same time, wala rin po ako naipasok na ron. Sumali rin dalawang beses pero may isa umimbang pero yung dalawa, okay. Wala po ako nailusot sa second hit. Nag-cut off naman ng 5 p.m. Nasunod naman yung strict cut off. Yun ang maganda. Stricto doon sa hindi katulad doon sa
ano eh, kailangan pa mag-extend. Yung iba kasi parang ayaw sumuko, oh, talagang ano, sige pa rin na sige para lumaki yung ano, yung may pamapanalunan ng mga mananalo. Kaya lang, nagiging mas mahirap yung chance, mas lumilit yung chance mong manalo kapag ano, mas maraming nakatambak na entries, yun nga lang. So, on that note, na ano, sumali rin, unfortunately, walang naipasok. So, nag-cut off na ng entry, yun, minabuti ko ng umuwi dahil, sa dalawang dahilan, una, walang naipasok, ikalawa, sumama na po yung pakiramdam ng inyong lingkod, kaya minabuti ko na po nga umalis na kagad. Baka hawa pa sa sakit mas mabuti pang ano lumayan na muna bumalik ng Oldaneta para mag-recover. Sa ngayon po medyo hindi pa ako nagre-recover, so alam ko pa ng mga kaukulang pahinga for the meantime, pero syempre gaya nga na madalas nating sinasabi, the show must go on. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating aksyon dito sa Dipats Tamiya League, ikatlong taon. At bago tayo magpatuloy, narito po yung naging nakaraang karera na ginanap noong Miyerkules, Agosto 24, ang nakaraan sa Dipats Tamiya League, ikatlong taon. Sa 15 karera ng ating ranking phase noong nakaraang Miyerkules, Agosto 24, ay ang nanguna po ron ay si Scarlett na may wala, ano, na lahat, na walis ni Scarlett ang ranking phase po natin. No, walang katalo-talo sa 5 karera. Yan, lahat panalo po yan. So, perfect 10 po ang na-score po niya. At siyang nanguna at naging out, isang outright semifinalist yan sa pagpasok ng knockout stage o labu-labu round. Yan nga po yung nanguna. Abang tinitingnan po natin ang ating crosshatch. Yan. Tapos si Cosmosonic ang pumangalawa na may tatlong panalo at dalawang talo, kabuuan 6 na puntos. Tapos yung 3, 4, and 5, pinagdesisyonan pa dahil sa 3-way tie, yung nagkaroon ng tabla-tabla sa aptigapat na puntos. Pero ang kinaganda lang nito, si Dark sa tatlong yon, si Dark na may pinakamataas na quotient dahil dalawa po yung, yung apat na puntos na yung gawa ng dalawang niyang panalo kontra sa tatlong talo, kaya siya yung naging pumangatlo sa pagtatapos ng ranking phase. At sina McLaurin at Metalder, sila nga yung quarterfinals 1 o yung unang quarterfinals karera. Yun nga lang, naging problema lang yung placing nila dahil sa kanilang duelo nung race number 8. Yan, inulit-ulit ko po yung, ano, yung viewing dun di sa YouTube. Available po lahat ha. Yung mga videos ko sa ano, lahat ng mga live feeds natin available po 'yan sa YouTube o copyright free. Copyright free, wala pong background at all. Kasi nga po bawal na po sa YouTube. Ang masakit pa noon, kung i-stop, gusto mo mang ma-stop yung ads, kailangan mo mag-YouTube Premium, kailangan mo pang yung magbayad ng 100 plus buwan-buwan. Ang hirap yung ganun, may babayaran ka buwan-buwan lagi para lang ng ano, ads free. Grabe yun. Panay salpak na ng salpak ng ads. Hindi ko nga gusto yung nangyayari. Kaya minsan nakakainis manood ng ano, mga video sa YouTube minsan. Yan. So balikan natin yung ano, naging bunga ng ranking phase. Nga po, si McLaurin at may Metalder nagtabla. So kinailangan po natin ng pambasag tabla o yung tiebreaker na tinatawag pambasag tabla. Pambasag ng tabla, tie break ko. So yon, pero ano na lang to, yung last man standing o yung sino yung unang umimbang talo na. O siya na yung may lower seed, ganun lang. And it happened na si Metalder ay nagkaroon ng lower seed at si McLaurin ang pumang-apat. Sila rin naman yung quarterfinals 1 anyway. Pero yung kay McLaurin yung ano, higher seed po, number 4, then number 5 kay McLaurin. And then si, ang nangulay dahil si Setso na meron dalawang tabla. Dalawang puntos po yun. So siya yung pinakamababang ano, may score. Buti na lang walang bokya. Ngayon, pagdating ng labu-labu round, ang mga naglaban, yun nga, McLaurin at Metalder, 4 versus 5 respectively, ayon sa pagkasunod natin. At nanalo si, nanalo sa re-race na yun si Metalder. So yung number 5 ang lumaban sa number 1 na si Scarlett sa semifinals karera natin. Sa ikalawang quarterfinals naman, si Dark Sun nalagutan na yung kanyang Webjunto. Tuluyan ng nalagutan talaga.
talagang nasunugan na ng brush. O, yung brush sa loob nun, kaya hindi, ayaw nang umikot ng motor. O, ayaw nang umandar. O, hindi na mapandal ng baterya. Kaya nasunog. O, nasunog yung brush po dun sa loob. Kung ganon, kaya maagang nasibak po si Dark Sun. So, lumusot. Sinuwerte pa si Setsuna na pumasok ng semifinals round. Kalaban si Cosmo Sonic. O, si Cosmo Sonic yung pumangalawa. So, sila yung mga outright semifinals, si Scarlet at si Cosmo. Ngayon, sa semifinals karera naman, Scarlet kontra Metalder, Cosmo Sonic laban kay Setsuna, at ang mga lumusot ay si na Cosmo Sonic at si Metalder. 2 versus 5 ang naging karera para sa kampyonato, at 1 versus 3 naman yung naging 1 versus 6 naman yung naging quarter final yung karera para sa ikatlong pwesto. At sa re-race, nagkaroon pa ng re-race yung karera para sa ikatlong pwesto na napanalunan naman ni Setsuna dahil ni Scarlet pala dahil umimbang si Scarlet. Tumalon man siya, hindi naman naalis ng racetrack, kaya lang nagpalit ng linya na yung landing niya, yung paglapag niya, maling linya. Nalapag sa maling linya si Setsuna pagkatapos ng talon. Doon po yun, so talon na yun. Sa halip na, halimbawa, dito sa lumusot sa ring changer. Okay, tumalon siya doon, napunta naman doon sa kabilang linya. I-considered pong embang yun. Kaya, yun. So, yun ang nangyari sa re-race na yun, at nanalo si Scarlet na siyang pumangatlo, at pumang-apat naman si Setsuna, nakadagdag ng 2 at 1 puntos sa kanilang aggregate score ayon sa pagkakasunod. At sa championship karera natin, nakalusot si Metalder kontra kay Cosmo Sonic dahil sa 10 ikot na yun, sa pagdating ng 6 na ikot, doon sa lane changer na yun, nadali si Cosmo Sonic at yun. Si Metalder ay nagtuloy-tuloy hanggang natapos ang 10 ikot, at nagwagi si Metalder, unang kampiyonato niya bilang VZ chassis pala, bilang VZ chassis car, at yun nga po yung nakakuha ng kampiyonato nung gabing yon, at nakadagdag ng 4 na punto sa aggregate score si Cosmo Sonic dahil sa pagiging pumangalawa ay nakadagdag ng 3 puntos sa kanyang aggregate score. Pero base sa ating pinakahuling ulat sa ating aggregate scores, ay hindi na nga po yun sasapat dahil si Dark Sun nga po ay talagang runaway victory. Nakapuhunan na po ng maaga. Maagang kalamangan. Nilayon na talaga for good. Hanggang sa matapos ngayong buwang ito, yung buwan na ito, siyang buwan ng wika po natin, tuwing Agosto, taon-taon, yun nga po. Si Dark Sun ay may 21 puntos, samantalang si Scarlet may 11, si Cosmo Sonic ganun din 11, si Metalder 10, ganun din si McLaren 10, si Setsuna 7 puntos. Pero kahit anong mangyari na dito sa labang ito, hindi na po kahit sino mang mag-champion kina Scarlet at kay Cosmo, hindi na yan sasapat para habulin si Dark Sun. At yun na nga po, naging runaway victory nga po si Dark Sun ngayong gabi. So regardless sa magiging final score dito, si Dark Sun na po yung runaway winner, na siya naman ating champion of the month. So para sa mga formalities po natin, mamaya-maya sa katapusan ng ating vlog ngayong gabi, doon po natin i-reveal lahat dyan. Okay? So sa walang pagtatagal, narito na po yung mga latest specifications ng ating mga auto ngayong gabi. Unay, 6-6 lang po talaga. Hanggang December, hanggang matapos ang ating season 3, 6-6 lang yung natin. Sana natin pag-isipin yung 7 o 8 kapag season 4. Pagdating ng Mayo, 2023. Doon tayo magsisimula ng ating ika-4 na taon ng D-Pats Tamiya League. Mayo, 2023. 2023. Abangan nyo po yan, yung season 4 ng D-Pats Tamiya League begins May. Magsimula po yan May 2023. Okay, so ito yung mga latest specification ng ating mga auto ngayong gabi. Si Setsuna ay mayroong 4:1 at Atomic Tune 2 motor ngayong gabi. Si Setsuna po yan, ha? Si Scarlet naman po Atomic 1 at 4:2:1 gear ratio. 4.2 po yan. McLaren 4:1 at stock SMC motor. Kung hindi ako nagkakamali. I think yata siya. Oops. Biglang nag-ano.
Tama ba ito? 4-1? 4-1 ba siya? 4-1 ba talaga siya? 4-1 nga. Tama. Confirm 4-1. Si 4-1 si ano McLaurin. Si Scarlett. Usually naman talaga pag may mga atomic tune na ginagamit ako, 4-2. 4.2-1 yung ginagamit ko. Pero pag sa dito sa bahay, pero pag labas ng D-Pads Tamiya League, ang ginagamit ko madalas eh ano 4-1, binibilisan ko na lang. Bale, yun yung nagiging intention ko, binibilisan ko na lang. Okay. So, yan. Okay. So, si Cosmosonic naman, 3.5-1 na stock motor, back stock set up po. At si Dark Sun naman ay stock motor, nabalik sa stock motor dahil nga po nasunugan ng Web 2. So, ang pinamataas na lang na pwede ko magamit ngayon, yung Red Tune 1. So, si Dark Sun ay merong gear ratio na 4-1 at stock motor. Excuse me. Komenin. At si Petalder naman, ang defending champion natin o nagtatanggol sa Corona, ay meron namang Web Tune Motor 15133, siyang pinakamataas na available po ngayon. At gear ratio na 4.2-1. Yun po yung kanilang mga specification. So, sa walang pagtatagal, narito na po yung ating laban ngayong gabi, ngayong araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino sa D-Pads Tamiya League ikatlong taon. Muli po ito pong inyong punong lingkod, Patrick D-Pad Aguilar. Isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa, taas no o kahit kanino. Ayan. Okay. So, ganito yung gagawin natin. Re-reset ko lang yung ating mga, ano? Kailangan ko lang, lalagyan ko lang muna ng karagdagang load kung sakali. Kamay yung mukas na, ano to? Ayun yun. Okay. Nakalimutan ko pala maglagay ng, ano, nung patungan. Pagpatungan ng paa. May nakalimutan ako ilagay pala rito, coming into this slide, no? Ay, mali lang. Oops. Okay. Sa tingin ko mukhang okay na. Tama na 'to. Ayos. Ayos. Ipunasan lang natin yung lente. Yeah. Kung sakali man maubusan ako ng ano, siguro naman hindi ako maubusan ng load nito. Sana lang. Hindi ko na na-check eh. Hindi ko na na-check. Durug. Okay. So, sisimula natin. Patensya na sana. Mababang boses ko. Dahil ano nga. Medyo hindi pa ako totally recovered sa aking masamang naramdaman nitong weekend. So, tutuloy lang natin na kahit medyo low voice ako. Diyan na lang ako salita maya-maya. Okay. Unang laban natin ngayong Lunes ng gabi ay ang Battle for Third o yung Race for Third rematch ni Setsuna at Scarlett. At sa puntong ito, bilang huling karera, ikawalo at huling karera ng buwan ng Agosto taong 2022 dito sa track layout na ito. Si Scarlett magsimula sa ikalawang linya, yung mga nakatataas ang ranggo. Sa ikalawang linya ang panimula at sa unang linya naman yung mga mas nakabababa or mga may mababang ranggo. So sa kasong ito, si Setsuna magsimula sa unang linya, si Scarlett naman sa ikalawang linya. Muli po, ito po ang D-Pads Tamiya League ikatlong taon. Live po sa ating Facebook page doon, D-Pads Tamiya League. D-Pads Tamiya League ang aking Facebook page na inyo pong napapanood ngayong gabi. Yan, so doon ko nilalagay yung D-Pads Tamiya League. Pag ang evening with D-Pad Aguilar, definitely sa at evening with D-Pad Aguilar po. So like, share, and subscribe po sa parehong Facebook pages ko pong yan at sa ating YouTube channel doon, Patrick D-Pad Aguilar. Damihan nyo na po yung mga watchers ko at subscribers. Kasi 354 pa lang po yung nakasubscribe. Pakisubscribe naman. Tsaka para mamonetize na po yung inyong lingkod. Para dyan na lang ako magkayod ng maraming kwarta. para monetize na po for good o qualified na for monetization.
Okay. So, simulan na natin ang ating National Heroes Day karera dito sa Dipats Tamiya League ikatlong taon sa ating ranking phase. Nasisimulan agad ang ating unang karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May bago wata lumanto. Re-raise pa more. Lalakas ah. Palibasa kasi nag-charge nung ano eh. Nag-cycle kasi nung Huwebes. Medyo mahihinga na naman po inyong lingkod dito. Ako. Medyo mababa yung boses ko ngayon dahil ano kasi yung ano talaga merong gurat-gat yung lalamunan ko ngayon. Medyo itchy. Medyo itchy ang ating lalamunan. Wala pa nung ano. Wala pa nung Sabado. Doon na nga lang medyo nag-effect. Pero mas mabuti na yung nakapag-race ako kahit konti kaysa naman yung hindi ako nakapag-race ng isang buwan. Kasi kung hindi ako kahit isang once in a month man lang ako makapag-race, pero pag hindi ko nagawa yon, ang mangyayari doon parang hindi na ako makakasali kahit kailan. Parang hindi na, parang wala nang karapatang sumali sa kahit anong karera kahit kailan. Ganun mangyayari din. Kaya kahit once a month man lang ako makasali. Na malapit. Malapit. Or, kung wala talagang malapit, o kung saan man kaya, di tara. Kaya, isa pa. Isa pang mauna, kailangan. Okay. Una, muling panimula. Tala. Unang muling panimula ngayong Lunes ng gabi. May isa, duwa, talong manto. Tapla! Scarlet Lapan de Isenso na tapla. Suspecha ko nga talaga, tabla ko eh. Tabla talaga yan. Yung unang umimbang, siya yung unang race. Siya yung unang race yan. So, tabla yung labanan. Aha. Tabla ang laban natin. Okay. Ikalawang karera natin ngayong Lunes ng gabi. Ay, holiday naman po eh. Kaya, okay lang. Lunes na lang ako ngayong gabi. No? Okay, ikalawang karera natin, McLaren laban kay Cosmo at parehong stock motor ang labanan nila. Sa puntong ito, si Cosmo Sonic ang magsimula sa ikalawang linya, si McLaren sa unang linya. Okay, ikalawang karera ngayong Lunes ng gabi, switch on. May tabuwa kalong manto. McLaren ang wagi. Okay. So, doon siya sa race pipe. Scarlet Cosmo. Okay. Ang inaabangan dalawang labanan ng dalawang tokusatso. Mangyayari na sa ating ikatlong karera ngayong Lunes ng gabi. Metalder kalaban si Dark Sun. Mamaya-maya. In a few seconds. Sa ilang sandali. McLaren panalo kontra kay Cosmo. Okay. Ikatlong karera natin, Dark Sun laban kay Metalder. At sa puntong ito, buong ranking phase ang panimulang linya ni Dark Sun ay unang linya. Sa pangalawang linya naman ang panimula, buong ranking phase kada karera ni Metalder. Okay. Ikatlong karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. Labanan to ng mga VZ chassis. May isa to, watalo man to. Three race pa more.
Grace Pabor Bogoing. Biglang lumipad yung rider kick. Kahit yung laser arm. Mukhang magtatabla to, ha. Posibleng tabla to. Posibleng tabla. Okay, sa tingin ko mukhang okay pa naman yun. Buti na lang ginlugo na yung asira lang naman ni Dark Sun doon sa kanan, eh. May crack lang, may basag talaga yung kanang ano, harap. Pero pwede pa. Sa tingin ko naman may pwede pa. Okay, kalawang muling panimula ngayong gabi. Okay. Muling panimula, mga kalipat. Okay. Partida. Kalibasa kasi, nag-full charge eh. May isa, duwa, talo, manto. Tabla. Walang nangyari. Tabla ang laban. Laser, ay. Rig. Laser, ay. Yung unang natumba, siya yung nasa race number 6. Pag ganun, yung unang umimbang. Tabla. 1 point, parehas. Natigis ang punto sila. Naman ako tubig saglit. Kada tatlong karera, lagot tubig. Ikapat na karera po natin, mga kalipat, ay ang laban ng Scarlet at Cosmosonic. So semifinals rematch na po ang ating ikapat na karera ngayong Lunes ng gabi. At sa puntong ito si si Cosmosonic ang magsimula sa ikalawang linya, si Scarlet naman sa unang linya. Okay. Ika-apat na karera ngayong Lunes ng gabi, switch on. May isa, duwa, talo, manto. Tara na ba? Three race pa mo. Madadaan. Chike, madadaan kayo. Distraction derby din lang yung labanan eh. Sige! Hard tsaka super hard na nga lang yun. Ganun pa rin. Pag ito, umimbang pa to, ewan ko na lang. Pag yan, umimbang pa, ewan ko na lang. Okay. Backstack lang yun, pero ganun kalakas. Buti na lang, hindi na bumigay. Isa ngayon, hindi naman bumigay. Let's see. Muling panimula. May isa, duwa, talo, manto. Tabla. Tabla. Tabla ang laban. Sabay pa silang umimbang. Unang lap pa lang eh, unang ikot pa lang, taano pa, ano ka agad eh. Okay, sige. Durog. Durog. Talagang ano agad eh, gulong. Tabla ang labanan. Scarlet Cosmo. Tabla. Ikalima. Okay, nasa ikalimang tabela na pala tayo. Ikalimang karera natin, McLaurin, kalaban si Setsuna. Yan. Okay. So, ano itong, ano, McLaurin, Setsuna, 4-5. Ayo. Sa puntong ito, si Setsuna ang magsimula sa ikalawang linya, si McLaurin sa unang linya. Okay. Ikalimang karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May isa, duwa, talo, man. What? Ano? Hey, ma'am. Kuling salitan. Rig. Abort. Maligayang pagbabalik. Welcome back. Maligayang pagbabalik, Setsuna. Buti na lang umuwi sa akin.
Umimbang na, umuwi naman sa akin. Buti na lang. Pero ganyan pa man, it's a first out. Imbang pa rin yun, kaya three race pa more. Ikapat na to kung sakali. Nagtaka ako kay McLaurin eh. Stock motor na lang yun, umimbang pa rin. Turog. Okay, muling panimula. Oops. Ano yun? Ay, kaya pala, nakadiretso pala eh. Kaya naman pala, nakadiretso naman pala. Hindi pala may, naka-uptras pala. Turog. Okay, muling panimula. Bang klase to, ang ganda ng kinakita rin eh. May isa, dua, talo man to. Okay, okay. Pali-pali niya. Huling salitan. Huling ito, tingnan natin. Ispen! Ganda! Ganong kaganda yung takbo ni Setsuna dun sa La Union. Oh, maski talo. I think si Setsuna at ni Talder may pinakamagandang takbo na nakita ko nung ano. Laon yun. Hindi lang sapat yung lakas. Pero kung may mga iba pang mga ano. Pero kung mas malakas na motor siguro, baka kakayanin pa. Setsuna wagi. Isan! 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 Okay. So, Setsuna laban kay McLaurin, nanalo sa extra session. McLaurin talo. Nakapagtataka, stock motor pa yun, ha? Okay. Ika-anim na karera natin ay ang laban ng Cosmosonic at Dark Sun at sa punto nito, pare silang stock motor. So, maaasahan natin na magiging magandang laban ito. At si Dark Sun magsimula sa unang linya, sa ikalawang linya naman ang panimula ni Cosmosonic. Okay, ika-aning na karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. Ay sa duwa talong manto. Para maloy! Three race power! Aray! Shoot sa panga! Shoot sa panga nga! Ito sa'yo. Ito sa'yo. Pasaway eh. Stock motor na nga lang, pasaway pa rin. Durug. Ikalima. Mukhang matatambakan tayo ng mga muling panimula ngayong gabi. Aha. Embang pa rin. Ano ba yun? Nako! Officials, time out. Ito pang isang problema natin. Nako pa. Naka. Buti na nga ito si Dark sa medyo na. Ipa na. Okay. Muling panimula. May sadong watan lumang sa. Rider kick! Rider kick si Dark Sun, Doro. Cosmosonic wagi. Nasa lubong na eh. Cosmosenso na yung next. Para yung panalo. Okay. Cosmo wagi hit. Unang hit na yon. Cosmo DS. Tapos, dos hit extra. Ikapitong kamera natin, Scarlet laban kay Metalder. Scarlet laban kay Metalder at sa puntong ito, si Metalder ay magsimula sa ikalawang linya, si Scarlet sa unang linya. Okay. Labanan pala ito ng mga tune motor, atomic tune laban sa rev tune. Okay. Ika-pitong karera ngayong Lunes ng gabi, switch on. May sa duwa talo man to.
3 race pa po or sabay pa. Sabay pa. Sabay pang tumambling. Sabay pa silang tumambling eh. Ni? Chill lang tayo dahil wala namang ano eh. Well, nothing on the line na eh. Nothing to lose, everything to gain na to. Ordinaryong laban na lang to. Para sa lahat ng anim na lumalaban. Oh, at saka si Dark Sun kasi yung champion of the month na. Mamaya yung formalities nito. Gagawin natin yan sa pagtatapos ng ating video log ngayong Lunes ng gabi. Okay? Muling panimula. Lakas talaga. Kaya nga hindi na ako nag-charge eh. May isa, dua, talo, manto. Ano? Tabla. Aray! Na may Rivera na naman si Scarlett. Aray! Aray na po! Duro! Tabla. Tabla laban. Okay, tabla. Scarlet Metalder, tabla. Scarlet, tabla. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tama, anim na muling pinimula. Okay! Ano na to? Ikawalo? Ikawalong kamera natin ngayong Lunes ng gabi ay laban ng Dark Sun at McLaurin. At sa puntong ito si McLaurin magsimula sa labanan na pala ng mga kulelak to, no? Ito yung bukod tanging pagkakataon na magsimula sa ikalawang linya si McLaurin. Ay ang duelo laban ni Cosmosonic na siya naman magsimula sa unang linya. Buong ranking phase po yan. Lahat ng limang karera niya sa ranking phase. Unang linya ang kanyang panimula, si Dark Sun. Yun, si Metalda naman sa ikalawa. Okay! Ikawalong karera ngayong linggo na, linggo na, Lunes ng gabi pala. Switch on! May isa, dua, talo, manto. Hi, Rocky! Release power! Tell him! Re-race pa mo or kapito. Ang maganda lang nito dahil point system pa lang po, mapapabilis yung ano natin dahil ano. Kung sakaling magkatumpahan pareho pa rin, okay, 1 point. Okay, muling panimula. May isa, dua, talo, manto. Aray, dirty! Maling tanitan! Buning ikot! Hahaha! Muntik pa nga umimbang. Walang rider kick! Burog! McLaurin, wagi! Okay! Scarlet Dark Sun. Okay. McLaurin Wagi. Ika-siyam na karera natin, Cosmosonic laban kay Setsuna. At sa puntong ito, si Cosmosonic ay magsimula sa ikalawang linya, si Setsuna sa unang linya. Okay. Ika-siyam na karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May isa, dua, talo, manto. Gandang laban ha. Uling tangitan. Ha!
Huling ikot, tingnan natin. Knock out! Galing! Naisahan yung Atomic 2. Wow! Ang galing nun. Naisahan niya yung Atomic Tune 2. Wow! Grabe, wal. Grabe. Grabe yung karera yon, mga kadipat, ha. Eh, isa sa, ano, isa sa mga pinakamagandang karera sa ngayon. Eh, yung ikasyam na karera natin. Yun nga lang, ang naging risk nun, eh yun. Medyo, medyo na, ano, si Cosmo. Medyo nadali dun sa, ano, niya. Sa tornilyo. Dun siya nadali. Pero sige. Gawin ng paraan. Para-paraan lang. Cosmosonic Wagi, tinalo yung Atomic 2. Grabe. Nagawa niyang talunin yung Atomic 2 sa lagay na yon. Wow. Grabe. Tama, maganda yung nagiging mana. Takpo niya si Edson na talaga pag Atomic 2. Ang ganda ng ano eh, movement. Sakto lang yung cornering. Sakto lang yung ano niya, speed. Teka muna, medyo nagpapawis pa yung inyong lingkod. Okay. Inom muna tayo ng tubig at maglagay muna ako ng konting ano, gig sa aking Oldita. Pwede yata ang Oldita eh. Oldita na lang. Oldita. Meron ba yung Oldita? Walang Oldita eh. Teka muna. Official time at lang tayo saglit. Dahil medyo kinakapos na ng pag-ingay ng inyong lingkod. Kaya, ano muna ako? Yung, konting ano lang, konting commercial lang sa clip. Enter number. All dito, lalagyan ko lang ng all dito yung ano ko. Mamaya ay maubusan ako eh. Power all. Eh naman yung may ano eh. Dita. All data tayo, all data. Ayun. Ayun, oh, 2 gig for 3 days. Ayun. Yung 1 lang. Ayos. Okay. Ayos. Hindi ko lang alam ang gamit nito, pero sige, mamaya ko na lang itatry. Ang ating ikasampung karera ngayong Lunes ng gabi, Dark Sun laban kay Scarlett. At sa puntong ito, si Scarlett magsimula sa ikalawang linya, si Dark Sun sa unang linya. Yan. Okay. Ikasampung karera ngayong Lunes ng gabi, switch on. Isa, dua, talo, manso. Okay. Hit. Nagkatamaan. Nagkatamaan na sila. Ang nakatama si ano? Ang nakatama dun si Scar, si Dark Sun. Nasa pool niya dun sa ano eh. Nasa, eh, nandito na siya sa inner eh. O, sa inner lane. Tapos nasa pool ni ano. Ah, nasa, na off balance. Nasa pool niya si Scarlett. Kung ganon, si Scarlett ang wagi. Scarlett ang wagi sa puntong yon. Okay. Sunog ka. Sunog ka ng stock motor ka. Panay ka ano eh. Panay ka embang eh. Sama na loob. Sama na loob eh. Sige, sunog. Ikalabing isa na tayo. Malapit na sa huling lima. DS SK. Ayun. SK Panalo Heat. DS
8. Pangalawa, natamaan kasi. Okay. Ikalabing isang kamera natin, Metalder kalaban si McLaurin at sa puntong ito, si Metalder magsimula sa ikalawang linya, si McLaurin sa unang linya. Okay. Ikalabing isang karera ngayong Lunes ng gabi, switch on. May isa, duwa, talo, manta. Three-ray power. Three-race pa mo. Ang ganda na sana. Ito yung nag-last man standing ng tiebreaker, ano? Pambasag tabla natin. Nung Merkules. Okay. Yung mga fonts na ginagamit ko doon sa, ano, doon sa edited na ano video, doon sa YouTube, kasi may mga wordings yun, di ba? Usually, pinagpapasayan ko doon kulay ng damit. Paling kulay ng damit ko during live. Yun nga nga nagbabase. Okay. Muling panimula. Alimaw talaga. May isa, duwa, talo, manto. Oh, tabla. Buti na lang. Tabla ang labanan. Tabla. Talent Maktor. Plus Metal Del Cosmo. Tabla ang laban. Ano na yun? MLME. Yan. MLME. So, ilan na yung ano, muling panimula natin? Isa, dalawa, tatlo, ayan o, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo pala, walo. Ikawalo, ikasyam na to. Ikasyam na to, o sakali. Okay. Ikalabindalawa. Ikalabindalawang karera natin ay sa pagitan naman ni na Dark Sun at ni Setsu na, ano na yata to eh, huli. Huling assignment ni ano, Dark Sun. Kung di ako nagkakamali, tama, huling assignment na niya to. Okay. Ikalabindalawang karera natin, Setsu na kalaban si Dark Sun. At sa puntong ito, isang pagkakataon pa para kay Dark Sun na magsimula sa unang linya ay itong duelo laban kay Setsu na siya naman magsimula sa pangalawang linya. Okay. Ikalabing dalawang karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May isa, duwa, talo, manto. Ulitan-itan. Huling ikat. Ispen. Walang rider kick. Durog. Setsu na ang wagi. Ispen. At si Dark Sun, tatapusin ang kanyang kampanya sa ranking phase. Natalo. So, isang tabla lang yata ang na-score niya. O malamang number 6. Pero ganun pa man, wala na tong epekto kay Dark Sun dahil champion of the month naman eh. So kahit mag 21 point, tumapos man siyang 21 points, hindi na siya mahahabol. Talagang hindi na yan mahahabol. Kasi ang pinakamataas na lang na maaabot ni Scarlett tsaka ni Cosmo, 15. Sila kasi pumapangalawa. No big deal. Parang no big deal. Pero syempre, a win is a win. Eka nga, di ba? Setsu na, nakaka-apat na puntos na. So, isang puntos kay Dark Sun. O malamang number 6 na yan. Malamang number 6 na siya mamaya. Okay. Ika... Labing. Ano na to?
Tama, ikalabing tatlong karera. Sino pa kayang hindi nakalaban ni Setsu na? Ah, meron pa siyang dalawa. Ah, si Setsu na, tsaka si Metalder. Tapos si, ano, CS. At tapos na pala si CS. Ah, tapos na pala siya kay Cosmo. Kay Setsu na. Ah, sino nanalo doon? Cosmo. Ah, yun yung sa race number 9. Oh, tama, tinalo ni Cosmo si ano si Setsu na. Hmm. Tama, natalo pala si Setsu na doon. Yun yung inunahan niya yung Atomic Chun ano eh. Yun yung inunahan niya yung Atomic Chun 2. Tama. Oh, yung ikasyam na karera natin pala. Okay. Okay. Okay, bago tayo tumungo sa ating huli tatlong karera sa ranking page, pero syempre dahil baka mabinat pong inyong lingkod, so kinakailangan lang po munang magdahan-dahan, kaya medyo mabagal po yung aking response ngayong gabi, medyo mabagal ang aking reflexes dahil nga po baka mabinat. Buti na lang, may bawang akong tubig pero hindi pwedeng malamig muna. Time out muna sa malamig. Ay, naka. Okay. Ang ikalabing tatlong karera natin, Metalder kalaban si Cosmosonic. So, yun na yung ating, ano, yung finals rematch. Ah, finals rematch ang uli. Finals rematch ito. Ah, nung nakaraan. Ah, mga, ano na to, mga huling assignment na siguro. Si Scarlett, sino pa ba yung mga, si McLaurin, sino ba yung huling assignment niya? Ay, si, ano, si Setsu na, si Metalder yung huli. Ah. Tapos, yung si, ano, Cosmo, huli na pala, ano? Huli na pala niya. Tapos, si Scarlett, ang huling, ano niya, ang huling kalaban niya, McLaurin. Tapos, si Setsu na, may isa pa kay Metalder. Tama. Sige. Okay, ikalabing tatlong karera natin. Ayan, finals rematch yung nakaraan. Yan, talagang naging epic ang labanan. Akala natin, talo si Metalder, pero nakabaw, eron na swerte yan at umimbang nung ikanim na lap. Pero ngayon, tingnan natin kung makakabawi si Cosmosonic sa pagkakataon ito sa kanilang muling pagkukrus ng landas ni Metalder sa ating ikalabing tatlong karera ngayong Lunes ng gabi. At sa puntong ito, ito yung bukod tanging pagkakataon na magsimula sa unang linya si Cosmosonic. Ay itong rematch kay Metalder o revanche laban kay Metalder na siya naman magsimula sa mga dalawang karera pa na magsisimula sa ikalawang linya si Metalder. Okay. Ang finals rematch nitong nakaraang Miyerkules dito sa ating ikalabing tatlong karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May isa, dua, talong manso. Uy, wala na. Hindi ko na nakutan. Wala na. Hindi ko na nakutan eh. Hindi ko na nahugot. Cosmo, panalo. Si Cosmo na panalo. Hindi ko na kasi nahugot si Metalder. So, considered ko ng panalo si ano Cosmo. At si Cosmo, tatapusin ang ranking phase na panalo. Yan. Tatapusin natin yung ranking phase ni Cosmo na panalo. Pangatlong hit ngayong gabi. Hindi ko na nasalo kasi. Hindi ko na nasalo. Kaya ano na yan, considered ng panalo. Ang kambal na Black and Jai guys naman na magtatagpo sa ating ikalabing apat na karera ngayong Lunes ng gabi. Scarlett kontra kay McLaurin. Ang ating duelo sa ating ikalabing apat na karera ngayong Lunes ng gabi. At sa puntong ito, si Scarlett ang magsimula sa ikalawang linya. Samantalang si ang kambal niya si McLaurin ay magsimula sa unang linya. Okay! Ang ikalabing apat na karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on! May tado, what a... One. Masyadong excited.
May isa, dua, talo man to. Palitan. K.O. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Nasundan eh. Kahit hindi na tapusin yung ano, kahit hindi na tapusin yung lap requirement o yung kinakailangan ikot, eh nasundan na. So, kung ganon, Scarlett, wagi. So, dito na tatapusin ni Scarlett at McLaurin ang kanilang mga kampanya sa ating ranking phase. O, sa ating ranking phase ngayong gabi. At nanalo si Scarlett. Buti na, surprisingly, hindi na ano, surprisingly, hindi man lang natumba, no? So, si Cosmosonic tatapos pala na pito. May pitong puntos. Si Scarlett, walang talo, no? Pero mga tabla, pito. Pito rin. Pero dahil mas maraming panalo si Cosmo, so si Cosmo yung may mas matas na ranggo. Tapos, si tapos yung si McLaurin, lima. Dalawa, dalawa, isa. Kaya lima. Okay. Huling karera sa ating huling karera ng ating ranking phase ngayong gabi. Setsu na laban kay Metalder. Labanan to ng mga Chun. Atomic Chun 2 laban sa Red Chun 1. At sa puntong ito, sa isa pang pagkakataon, si Metalder magsimula sa ikalawang linya. Si Setsu na sa unang linya. Okay. Ang ikalabing lima at huling karera ng ating ranking phase ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May isa, duwa, talo, manse. Huling ikot. K.O. Isan. Ang ganda lang ano, galaw ni Setsuna. Setsuna wagi at tatapusin ang ranking phase na ito na panalo. Ayan, sa matatapos sa panalo ni Setsuna yung ranking phase ngayong gabi para sa kanya. Magtatala siya ng kabuang pito rin. Pitong puntos din. At si Metalder, tatlong tabla, tatlong puntos. Kung gano'n, may three-way tayo sa 1-2-3 position. Si Cosmo, Scarlett, at Setsuna. Tabla ngayon sa top 3. Sa top 3 natin. So, kung sino may pinaka... Kung sino yung dalawang may pinaka... Yung pinakamaganda, ganito na lang gawin natin. Kung sino yung may pinaka... Ano? Yung pinakamaraming panalo. Siya na yung ano? Yung dalawang may pinakamaraming panalo... Yon ang ano uusad sa semifinals outright. So ganun lang gagawin natin. Okay, pero bago natin tuloyan, yan, tanggalin ka lang muna yung anti para ko saglit at pag excuse me. Umanin, dahil ano nga po medyo ano pa ako, medyo may ubo lang naman, simple, mild lang na ubo. Mild lang naman to. So ano lang to, dahilan lang ng over fatigue. Sobrang kain ko siguro ng ice cream. Siguro, eh, napasubo sa ice cream eh. Sayang, hindi na naman ako maka-enjoy. Siguro kung bata maliit ako, iyak ako ng iyak na naman. Tapos sisigawan ka palalo. Papagalitan ka palalo. Eh, inabot ko eh. Nung nakikita ko si OP na ganun eh, naalala ko yung bata ko, ganyan din. Talagang... Okay, so pito, yung tatlo ang may nakatagtala ng pitong puntos, sina Cosmosonic, Setsuna at Scarlett. So sila yung top 3. Ngayon, ang aalamin natin dito sa ating ranking phase result. Ayan, nasa ranking phase result na po tayo. So, papakita ko mamaya-maya. I-evaluate ko lang muna saglit. So, si Cosmosonic, tatlong panalo. Si Scarlett naman, dalawang panalo. At si Setsuna, tatlong panalo rin. So, kung ganon, si Cosmo at saka si Setsuna yung papasok na outright semifinalist. So, ayos na. Si Scarlett, ilan lang ang panalo niya? Dalawa lang. Sina Cosmo at Setsuna,
Dalawa. Kung ganon. Kung ganon. Tigatlo. Tigatlo pala. Tigatlong panalo si na Cosmo at Setsuna. Pero lang, ang order ngayon, sila na yung outright semifinalist. Ang tanong na lang ngayon kung anong ranggo. Okay. Winner over the other. Cosmo. Kamanin. Excuse me po. Medyo na-allergic ako. Kailangan ko yata mag-alerta. Kung sunod-sunod yung aching, mag-ano ako. Mag-alerta ako. Mag-take ako ng antihistamine. Okay. So, na-check na natin kung sino yung top 3. Yun na yung top 3. Cosmosonic, Scarlet, Setsuna, tig-titong puntos. Pero dahil sa tigatlong panalo si na Cosmosonic at si Setsuna, at yung isa pang nakadagdag doon, yung winner over the other rule natin, sa ikasyam na karera yan kung saan na ano nga, nanalo nga si Cosmo. Kung ganon, si Cosmosonic ang number 1 at si Setsuna ang number 2. Winner over the other rule. At saka at the same time, tigatlong panalo sila. Kaya sila yung dalawang may pinamata sa question. Si Scarlett, kahit may 7 puntos man siya, pero dalawa lang yan na itala niyang panalo. Kaya number 3 siya. Si Scarlett ang number 3. Number 1 si Cosmo, number 2 si Setsuna. Winner over the other kasi. Winner over the other. So wala palang problema. So hindi natin kailangan ng tiebreaker pace. Walang kailangang pambasag tabla na gagawin. Wala tayong kailangan gawin ng pambasag tabla ngayong gabi. To close out our month, para tapusin yung buwan ng wika. Ngayong Agosto 2022. Excuse me. So pang-apat si McLaurin, si Dark Sun, pang-anim, pang-lima si Metalder. Okay, so yung mga VC chassis pala, sila yung mga nangulelat ngayong gabi. Okay, so ayos na yung arrangement. Ayos na yung mga match-up sa nagulaguran. Si Cosmo sa top, si Disetso na sa pangalawa. Tapos si 3-6, Dark Sun Scarlet, yung 3-6. Tapos 4-5, McLaurin. McLaurin laban kay Metalder. Yun ulit pala ang quarters 2 this time. Yun din pala yung match-up sa 4-5, McLaurin versus Metalder. Pero this time, iba yung kalaban sa semis. Yun din pala. Pagdating ng September, meron tayong bagong ipapakilala na bagong lalaban sa DPATS Tamiya League. Sa darating na September, sa ikalawa ng Setyembre, taong 2022, simula September 2, meron tayong bagong entry sa DPATS Tamiya League. Makikilala nyo siya mamaya-maya papakilala natin sa bago na magtapos yung vlog natin. Okay, so naikasana natin yung ating mga matchups ngayong gabi at narito po yung ating ang ating playoff bracket. So bago yan, pakita natin yung ating resulta na ranking page. Yan nga po yun. Sa crosshatch na lang tayo magbase. So ang nanguna ngayon ay si Cosmosonic, yung tatlo, si Cosmosonic, Scarlet at Setsuna. Sila yung mga top 3 natin ngayon, pero dahil sa 3-way tie sila, dahil tig 7 puntos yung naitala. Pero dahil si Setsuna at Cosmosonic ay may tigatlong panalo, sila yung tigatlong panalo kumpara kay Scarlet na meron lamang dalawang panalo sa 7 puntos na yon. Ang ikinaganda lang, kaya ang base dyan, pag nagkaroon ng ganyan na tie sa puntusan, kung sino lang yung mas maraming naitalang panalo, yun. Yun yung may mas nakatataas na ranggo. Kung ganon, sina Cosmosonic at Setsuna ang naging outright semifinalist po natin ngayong gabi. At dahil doon sa winner over the other, yun nga, nanalo si Cosmo kontra kay Setsuna. Ibang klaseng nakita natin ikasyam na karera kanina . Talagang sinagitsit yung Atomic 2, inunahan. Naisahan ng backstock yung Atomic 2. Ibang klase. Yung Prostock ng FM na Atomic 2 ang gamit. Naisahan ng backstock. Ibang klase. Grabe. Kaya yun yung number 1 at number 2. Dapat si Scarlett na bagsak sa number 3. Tapos si McLaurin, may 5 puntos na naitala. Yan, 2 panalo, 1 tabla, 2 talo. At sa kabuuan, 5 puntos nga yan. Si Darksan, 1 tabla lang ang naitala, kaya pumang 6. At si Metalder, 3 tabla, 2 talo, 5.
tatlong puntos lang yon, kaya pumanlima. So yun po yung naging ano, ranking pace result po natin. At ito, at pagpasok ng ating labu-labu round, ang ating unang quarterfinals karera ay sa pagitan ni na Scarlett na pumangatlo laban sa pumang-anim na si Dark Sun para labanan itong si Setsuna sa ating semifinals number 1 ngayong gabi. Ang ikalawang quarterfinals naman po natin yun ulit, kagaya nung nakaraang Agosto 24, McLaurin bilang pumang-apat laban sa pumanlimang si Metalder, at si Cosmosonic naman ang makakaharap ng mananalo sa quarterfinals na yan doon naman sa semifinals, na siyang unahang maka-anim na ikot po yan, at unahang maka-sampung ikot naman po yung karera para sa kampeonato at para sa ikatlong pwesto. Yan. Yung apat na mag-podium. Pero gayon pa man, congratulations pa rin kay Dark Sun kung sakali. Anyway, ano lang naman to. Nating to lose everything to gain just for fun na lang. Yung ating huling karera ngayong Agosto 2022. Dahil sa Champion of the Month honors po, may nanalo na. At yun ay si Dark Sun. So, yung formalities po nun mamaya-maya. Whatever happens. So, nating to lose na to. Nating to lose everything to gain. Eka nga. Walang pagsisisiyan. No regret at all this time around. Ngayon lang naman. Bawi-bawi na lang next time pa yan. Excuse me. Nagsabay pa yung ubo sa kasipon. Okay. Quarterfinals karera na po tayo sa ating labu-labu round o knockout stage. Muli po, ito pa rin po ang Lipat's Tamiya League ikatlong taon ngayong Agosto 2022. At maligayang araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino po sa inyong lahat. Yan, Happy National Heroes Day po sa ating lahat. At nasa knockout stage na po tayo. Simulan na natin sa walang pagtatagal itong knockout stage na kung saan sa ating unang quarterfinals karera, si Scarlett ang magsimula sa ikalawang linya, si Dark Sun sa unang linya. Sa walang pagtatagal, narito na po ang ating unang quarterfinals karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on! May saduwat ang luman. Na-prequire. Re-raise pa mo eh. Wala talaga. Re-raise pa mo or magkaka last man standing yata to. Sa tingin ko magla last man standing ito. Pwede na pong last man standing rule kapag labo-labo, o yung knockout stage kung tawagin. Lap requirement man yun, kaya lang, nabigo si Scarlett. Tapusin. Isang pagkakataon lang talaga. Isang pagkakataon lang na tapusin. Pag nagpalya siya sa pagkakataon yun, muling panimula tayo. Yan ako, simple. Adjust ko lang yung ventilator. Up, medyo lumabo, sandali lang. Nadaanan ko kasi. Iyan. Naku. Iyan. Nakikita ba? Sige. Okay, una sa dalawang muling panimula tayo sa ating unang quarterfinals karera. May sa duwa taluman to. Last man standing. Painting. Nagpalit ng linya po kasi si Scarlett, kaya last man standing po tayo. Last man standing. Okay. Parang medyo matras. Talaga bang kita?
Kitang-kitang ebidensya ba? Well, kitang-kita naman. Okay. Huling panimula natin sa ating quarterfinals karera. Unang matumba, talo. May sado, watal, lumanso. Okay, tapos na. Walang rider kick, doro. Hey. Walang rider kick, doro. So, sa kasawiang palad, si Dark Sun po, maagang na maalam ngayong gabi at nangulilat po ulit. Sa ikalawang dikit na, sa huling dalawang karera ngayong buwan ng Agosto, taon 2022, maagang nasibak. Pero gayong paman, dahil maaga naman nakapuhunan ng maraming puntos bago nasibak ng ganong kaaga, nagawa na niyang maging kampiyon, maging champion of the month dahil may pinakamaraming nahitalang puntos. So kahit anong habol ng iba pa mano ni Scarlet out ni Cosmo, wala na silang magagawa dahil malalamang pa ng 6 na puntos si Dark Sun sa kanila. Kung gano'n, pero gayon pa man, dahil maagang namaram si Dark Sun ngayong gabi, si Scarlet ang lulusot tungo sa ating semifinals karera kalaban si Setsuna. Pero hindi naging madali ito dahil last man standing. Kinailangan pa ng last man standing. Okay. So, nasa ikalawang quarterfinals karera na po tayo ngayong Lunes ng gabi. At sa puntong ito, ang manalo ay kalaban si Cosmo Sonic sa ating semifinals 2. O, sa ikalawang semifinals karera natin. Okay. So, traditional 2 versus 3 pala yung ating semifinals 1. Okay. Sa kasong ito, sa ating ikalawang quarterfinals karera pala, ang magsimula sa unang linya ay si Metalder, samantala sa pangalawang linya magsimula, si McLaurin. Okay. Ikalawang quarterfinals karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. Official time out. Ay, may nag-lose skill. Official time out pala kay Metalder. Official time out. Official time out. Na ano lang yun, na usog yung pinyon. Official time out tayo. I-fix lang natin pala siya na nakalimutan kong kahit ano. Nakalimutan ko mag-fix, mag-ayos pala ng pinion. Mamaya ko na ayosin yung ano, yung blur nung ano. Medyo nagbe-blur na naman yung ano ko eh. Ayun, nausog na naman yung pinion, sabi ko na nga, bay. Itong sa'yo. Ayan. Pakawala. Pakawala na natin. Okay. Ayos na. Ayan. Naisa-ayos na. Okay. Handa na ulit. Official time out. Sabay na pa. Official time out. Tuloy tayo di oras. Eh. Okay. Isa pa. Isa pang panimula. Okay. Ikalawang quarterfinals karera, switch on. May sato, watan, lumanso. Diba? Tatlo. Okay. Yan. Three race pa more. Natumba pa? Stock water na nga lang, natumba pa. Ano ba naman eh? Ano ba naman to? Diyos ko po, pineapple ba yan? Natumba pa? Natumba pa? Ano kaya yun? Ano kaya yun? Okay. Una sa dalawang muling panimula.
May isa, dua, talo, mansat. Pansit! Na laser arm. Huling salitan. Huling ikot. Makloreng wagi. Balik stock motor. Sa kasawiang palad, yung dalawang BC chassis po natin, yung dalawang Tokusatsu Hero, eh maagang sipak. So si Metal Der, maagang sipak. So ang final score kay Dark Sun, 21. Ang final score naman kay Metal Der, 10 puntos. Pero gayon pa man, kahit maagang nasibak si Dark Sun, nga sabi ko nga, kahit mag-champion man yung si Scarlet o si Cosmo, hindi nasasapat, lalamang pa ng 6 na puntos si Dark Sun laban doon sa dalawang yan. Kaya yun pa rin. So, final score kay yung huling score kay Metal Der, 10. Si Dark Sun, 21. At siya yung pinakamataas. Okay. Pero ganyan pa man, si McLaurin, so yung kambal na Bracken Giants, lusot po sa ating semifinals karera. At sila yung mga lalaban sa kanilang mga oposisyon ngayong gabi sa ating semifinals. Samantalang ito na po yung ating unang semifinals karera, labanan ng mga Atomic Tune Motors, Atomic 1 ni Scarlet, laban sa Atomic 2 ni Setsuna. Ang manalo, uusad ng championship karera natin. Laglag naman sa karera para sa ikatlong pwesto ay matatalo. Okay, sa puntong ito, si Setsuna ay magsimula sa ikalawang linya. Samantala sa unang linya ang panimula naman ni Scarlet. So palitan sila. Palitan sila ngayon ng kanilang mga panimulang linya. Okay. Bueno mga kalipat, nandito pa rin tayo sa ating knockout stage o labo-labo round ng ating lipat sa milig ikatlong taon ngayong Agosto 29, taon 2022. At sa walang pagtatagal, narito na po ang ating unang semifinals karera. Switch on! May isa, dua, talo, panso. Patay! Three race pabor! Biglang lakas yung atomic ko eh. Three race pabor! Ang ganda sana ng karera yan. Ang ganda sana na simula ni Scarlet. Di lang nag-materialize. Okay. Masa naman yung mga kaya mas mabilis na kakakuha ng Paano kasi hard tire na yung harap eh. Yung harap ni Scarlet ngayon, hard tire. Dapat nga low friction pala yun. Tsaka super hard. Low friction tsaka super. Di ba? Pag nagkaroon ng low friction, yun na ilalagay ko. Palagi ko, yun na yung gagamitin ko kaya na eh. Palagi ko, yun na yung gagamitin ko. Yung bagong Bio Rider. May papalit na kay Dark Sun. Palagi ko si Bio Rider na yun. Posibleng Bio Rider na yung makukuha ko. Sala nga lang makakuha. Okay. Una sa dalawang muling panimula ngayong Lunes ng gabi sa ating unang semifinals karera. May isa, dua, talo, manso. Huling ikot, yun, patay. Sa kala. Itan! O na natumbay. Huling ikot na si Scarlet, biglang boing. Huling ikot na sana yon. Kaya lang, nakahabol pa siya. Setsuna, lane 2 nagsimula, di ba? Tama. Okay.
Si Setso na ang wagi sa ating semifinals karerang yon at nakabawi kay Scarlett. So mananatili na Comic 1 si Scarlett. O, base tune na niya yun eh. Yun lang talaga ang available upgrade kay Scarlett. Dahil sa ngayon, wala pa tayong Hyper 3. Saka na lang ako bibili ng mga Hyper 3. Pag dumami yung track panels natin, saka tayo mag-allowed ng Light Dust saka Hyper 3. Pero hanggang dun lang, kapag mga stock all stock, hanggang Hyper 3 lang. Pero pag mga ano, T-Max stock, T-Max stock, kung ano yung rule ng T-Max stock, yun lang sundin. Tapos pag ano, Basic Max, any, Andy. Andy motor tayo sa Basic Max. Basic Max at saka STO at saka Speed Tech Open Class Andy motor, except for T-Max stock. T-Max stock naman, Torchun 2, Revchun 2, Atomic Chun 2 lang. Yun lang yung rules na rin. Kung ano yung rule ng T-Max, Brickhead sa T-Max, at yung nasundin na. Ganun lang. Pero pag sa all stock, hanggang Hyper 3 lang. O marami tayong track panel. Kasi darami na po yung mga track panels natin in the coming days. So, posible po may magawa pang inyong lingkod ng mga ibang mga track panels. So, posibleng humaba na po yung racetrack po natin dyan. Ano? Okay, samantala. Nasa ikalawang semifinals karera na po tayo. Linisin ko lang yung lente nung ano. Medyo nalalabuan kasi. Medyo nalalabo kasi yung lente natin. Iyan. Hindi lang maganda yung ating light source. Ako yung nalalabuan sa salamin. Okay. Ikalawang semifinals karera natin ay ang laban ng Cosmosonic at McLaren. At sa puntong ito, si Cosmosonic magsimula sa ikalawang linya, si McLaren sa una. Tigas ulo. Tigas ulo talaga si McLaren. Parang atat na atat laging mag-drive. Tigas ulo. Tigas ulo. Okay. Kahit i-ano na natin yung ano, yung panel. Kahit yan lang. Okay na. Pusot lang. Okay. Okay, mga kabipat. Narito na tayo sa ating ikalawang semifinals karera ngayong Lunes ng gabi. Switch on. May saduwat ang luman. Aray! Naswerte ang pa! Mukhang matiserva yan pa! Iyari! Uniigot! A.O. Naswerte ang pa! McLaren lulusot sa ating championship karera. So, Setso na laban kay McLaren. So, rematch ng Grand Prix 2021. Yung ating ano... Grand Final. Parang Grand Finale natin. Yun. So, Scarlett laban kay Cosmosonic ang ating ang karera para sa ikatlong pwesto. Yan. So, maganda nga na to. Babalik sa Atomic One si McLaren. Sa puntong yan, babalik si McLaren bilang ano. Atomic One. Hanggang doon lang talaga. Sa bagay, ano na rin yan. Puro stock na lang siguro yung ano niyan. Baka panay stock na lang yung ano niya. Yung tawag dito. Panay stock motor na lang siguro yung magiging ano niya. Yung STB, ano na siya. STB Plus. STB Pro Plus. Nangyari. Okay. Karera para sa ikatlong pwesto. Sa puntong ito, si Scarlett ang magsimula sa ano bang ranking ni ano? Ano bang ranggo ni Scarlett? Ikatlo, si Cosmo una, 1 versus 3. Kung ganun, si Cosmo Sonic ang magsimula sa ikalawang linya, si Scarlett sa una. So yun yung mga panimulang linya nila. Yung lane 1 kay Scarlett, lane 2 kay ano? Kay Cosmo Sonic. Bueno mga kadipat, sa walang magtatagal, narito na po ang karera para sa ikatlong pwesto, unahang mga sampung ikot. Switch on. Kaisa, duwa, talo, manso. Huh?
na. Okay, ayun pa. Itali. Ikapito. Free race power. Grabe yung lipad. Chokin! Grabe yung lipad eh. Chokin! Darug! Una, makaanib na lamang kasi nasa ikapito nung sumimplang si, ano, si Cosmo. Nung biglang sumimplang, nasa ikapitong ikot na yon. Kung ganon, eh, ano na to. Una, makaanib na lang. Bagsak sa una, makaanib na ikot itong karera para sa ikatlong pwesto. Tagok tubig. Okay. Okay. Lagok lang ng konting tubig. Para hindi naman matuyoan yung lalamunan. No? So, pasensya na kayo kung bakit mababa yung boses ko ngayon. Kasi buti na nga lang, hindi umulan ng malakas. Makamapilita kong mamaos na naman. Iniwasan ko kasi mamaos. Tsaka ano kasi, medyo may makating lalamunan ako ngayong araw. Eh. So, hindi pa ako masyadong gumagaling. Kailangan ko pa mag-isolate ng ilang araw. Buti na nga lang, nasa... Ako na tumatakos sa lahat. Okay. Una sa dalawang muling panimula na bagsak sa unahang makaanim na ikot. May isa, duwa, talo, mansok. Last man standing. Buti na lang nasa loko. Buti na lang nasa loko dun sa ano. Nasa loko dun sa ano, muntik na silang nagkabanggaan. Eh medyo agrabyado pa naman yung mga roller ni Cosmo. So malamang ano na to, bagsak na to sa prostock ano. FM. Posibleng sa prostock FM ko na lang to ilagay si Cosmo. Tapos si McLaurin, bagsak na siya sa ano? Sa, back, ano yung, hindi naman backstock, hindi naman totally backstock. Ano yung, parang standard Tamiya box plus plus. STB plus plus. STB plus na yan. STB, STB, nga, STB plus plus. Ang nangyari dyan. Balik na lang siya doon sa dati niyang format. Pero sana na siya. Pero may mga bago na siyang gagamitin mga materials siguro. Okay. So double check lang natin yung ating mga auto para masigurong ayos ang kanilang mga kailangan siguradong ayos lang. So si Scarlett mananatiling Atomic 1 sa simula ng ating bagong layout. So, bagong layout na to after this, matapos ito. Okay. Huling panimula sa ating karera para sa ikatlong pwesto. Ang lakas talaga. Buti nga, hindi na ka nag-charge. May isa, duwa, talo, manso. Okay. Winner. Okay, awat na. Awat na. Awat na. Awat na. Na nabangga eh. Ano naman siya, nag-wrong way naman. Nag-wrong way naman, sinalubong naman si Cosmo. Poink! Poink! Buti na lang, nag-ano lang sila. So, sa puntong yun, sa, dahil sa pagkakatamang yun, dahil nga last man standing nga po yun, yung umembang o nag-wrong way, talo na o nakatama, outright winner na yun. Kung ganon, si Cosmosonic ay tatapos ngayong buwan ng Agosto 2022 sa na pumaatlo ngayong gabi. So, ano na yan? Ang final score para kay Cosmosonic ay final score ni Cosmosonic, 13. Si Scarlett, 12. Bilang kumang-apat, kaya dito wala yung lalagay. O, yung top 3 po yung dito na yun. Okay.
So, officials timeout ng test atlet, baka meron tayong natanggal na ano. Oh, yun na nga, sabi ko na nga ba, merong natanggal eh. Hindi na lang, nakita ko kagad. Yun. Huli. May natanggal na roller. Pasensya na po, may natanggal lang na roller. Kailangan ko munang tanggalin yung lahat ng mga sagabal para ligtas yung takbo ng ating mga auto. Kahit ano mangyari. Kasi ayoko merong nasisira dyan, ha? Na-aksidente dahil sa mga ganung bagay. Hanggat maaari, dapat talaga walang nakarang. Pero pag umimbang pa rin, kahit walang nakarang, kasalanan na ng driver. pero syempre, handicap lang po ngayon yung drive-in nyo po lingkod sa kayo. Okay! Nasa championship karera na po tayo. Karera para sa kampiyonato. McLaurin kalaban si Setsu na. So, ano na to? 2 versus 4? 2 versus 4 pala to. Tama, 2 versus 4. At sa puntong ito, si Setsu na magsimula sa ikalawang linya, sa unang linyang panimula ni McLaurin. Bueno, mga kalipat, so walang pagtatagal, narito na po ang ating karera para sa kampiyonato. Una o huling karera para sa kampiyonato ngayong buwan ng Agosto, taong 2022, unahang makasampung ikot, switch on. May tagong watal luman to. Tatlo. Apat, lima. Panlima. Kitaanin. Kapito. Ay! Nagpapa! Ikaw ano? Tuwing salitan? Huling ikot? Naswerte yan pa? Oh! Hehehe! Nag-breakdance pa! Grabe! Nag-breakdance pa! At meron tayong bagong kampiyon at yon. Sa huling karera ngayong buwan ng Agosto taong 2022, si McLaurin ang ating huling kampiyon ng buwang ito, buwan na ito. At naswertihan pa ang bunga pala natin si Setsu na. Makukuha na ni Setsu na to, pero biglang nadulas pagdating ng ikawalo. O ikawalong ikot, doon pa siya nadali. Durug. Okay. So, diyan na natapos yung ating ano, yung ating karera ngayong araw. At siyempre, pati na rin yung ating karera sa track layout na to. So, huling karera, huling race din na natin dito sa track layout ito na talagang napaganda yung isang track layout doon eh, ako ang gumawa. Ako po yung gumawa nun. So, dalawa na ngayon yung gagamitin kong ganun. Meron na akong dalawang ganun na track panel. Ito po yung isa pa pong track panel na pwede kong gamitin. Yan. Papakita ko lang po sa inyo yung ilan sa mga pwede kong maidagdag. Yan. Ni nasama pa supot. Pero naisama ko pa yung supot eh. Ano ba 'yun? Okay. So baka natin ito ihayag yung huling resulta. Ito pa yung isa pa pong track panel na pwede kong magamit. Yan, napaganda. Napaganda po ng pagkagawa. So dalawa na po yung ganito ko na track panel. Dalawa na po yung gagamitin natin pagdating ng September, pagdating ng mga bear months, kung saan eh alam naman natin kapag bear months eh ano na yan, Christmas season eh, sa atin nasa Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas season, yan. Lalo na pag ang naman naririnig mong kantahan, Jose Marichan, Mariah Carey, ayan na. Ayan na. Yan na yung mga ano. Yan na yung ano. Ibig sabihin, pag narinig mo yung mga yon, it's an yun eh, pahimakas na yon na magpapasko na talaga. Nalalapit na yung kapaskuhan. Ramdam mo na yung simoy ng kapaskuhan. No? Naragsak a Paskwa. Eka nga sa Ilocano. Naragsak a Paskwa na kagad. Yeah, ayan na. Ilang araw, ilang tulog na lang eh. Nagwa-warm up na si Jose Marie. Si Jose Marie chan eh. Okay. So, hindi ako masyadong nagtawa dahil ano kasi, handicap pa ako. So, ito yung isa sa mga gagamitin ko, track panels.
Yan, magagamit na po natin yan kasama ng ating mga jump ramps. Oh, makikita niyo na po yun pag, pag naibuo ko po rito yan, pag na-assemble ko rito, makikita niyo na rin po yan for sure. Ito, ni-repair ko lang to. Ito, lumang racetrack na to, ni-repair ko lang. So, ano lang to, pagtsatsagaan ko lang. Ano? Okay. So, yan, abangan nyo po yan sa akin. Although, parang pareho pa rin, halos pareho pa rin, pero lang, na-extend lang po ng konti. Ma-extend lang po siya ng konti dahil doon sa mga layout na magagamit natin. Okay. So, mga kadipat, yan nga po yung ating ano, yung top 4. Ating nga, ang huling top 4. Yung huling apat na makakapasok sa podium plate po natin. At muli, binabati natin si McLaurin bilang kampiyon ng ating huling karera dito sa huling karera ngayong buwan ng Agosto taon 2022. Siyang manana, siya yung bago nating kampiyon. Siya rin yung magtatanggol sa corona sa simula ng siyam na karerang nakatakda sa buwan ng Setyembre taong 2022. Etong si McLaurin ang ating kampiyon. So balik Atomic One siya. Ganon din si Scarlett, actually, mananatili siyang Atomic One. Si Cosmo, Torque 2 na yan. Aangat na sa Torque 2 kasi ano yan eh. Kasi ano na talaga siya, hindi na siya pwedeng mag-backstack talaga. Hanggang prosa. So malamang, mabalik ko na si Cosmo Atomica. Abangan po yung pagbabalik ni Cosmo Atomica sa ating D-Pats Tamiya League, ikatlong taon. Babalik na po siya ngayong Setyembre. Okay, ibabalik ko na siya, kumbaga. No, sa panibagong ano, panibagong form, Pro Stock FM na siya ulit. Samantala, si Setsunap lumapos na pangalawa at makadaragdag ng 3 puntos sa kanyang aggregate score. Si Cosmosonic, 2 puntos sa aggregate score matapos pumangatlo. Pangatlo. Pero magiging Pro Stock FM na po siya, magbabalik na siya bilang Cosmo Atomica. Instead na Cosmosonic, Cosmo Atomica na siya. At ang huli naman, si Scarlett ay tumapos na pumang-apat ngayong gabi. At isang huling puntos may daragdag sa kanyang aggregate score. At ito po ang ating mga huling tala ng ating aggregate scoring. Yan, isusulat ko na po rito. Yan, final. Si Cosmosonic, ang final score niya 13. 13. Si Dark Sun, 21. Yun na nga po yung pinakamataas. Siya na nga yung pinakamataas actually. Kung gano'n, binabati po natin si Dark Sun mamaya-maya. Yan, ano ko yan. Ipa-finalize lang po muna natin. So, 13, 21. Si Scarlet ay 12. Ayan. Si Metalder, 10. Yun na talaga yung final score niya, 10. Si Setsuna, dahil pumangalawa ngayong gabi, 1, 2, 3 rin. At huli si McLaurin, 1, 2, 3, 4. So lahat nakapag double digits. Pero ang may pinakamataas na marka ay si Dark Sun, dahil nakapuhunan po ng maaga nung simula pa lang nung ano, mula ikalawa sa 8 araw yun, saka nakadagdag na siya, doon na nagsimula yung championship run niya eh. 5 dikit yun hanggang sa natuluyan na nung huling dalawa natin kasama ngayong araw. Yan. So, kung ganun, dahil si Dark Sun na may pinakamataas, siya na po yung ating champion. Yun na nga po, gaya po na nasabi ko maaga pa lang, siya na, okay lang na sabi nating ang champion of the month natin ay si Dark Sun. August 2022, Champion of the Month. Champ of the Month. Final score na to, dahil ito yung huling araw ngayon ng buwan ng Agosto eh. Huling karera natin ngayong buwan. So, simula bukas, talagang maglalampaso ko ulit, disinfect, tapos maglatag na ng bagong track layout. Pero kagaya nung July 2021, yung track layout natin, pero mas ano lang siya, mas mahaba. Mas haba lang siya ulit. So yung lane changer, dito ulit. So posibleng, kung sakali mang umulan,
Baka pwedeng dito yung ano. Pwedeng dito yung ano niya. Oh, bahala na tayo kung saan natin ilalatag. Basta abangan niyo na lang sa darating na Biyernes. Yan. Ang ating champion of the month ay si Dark Sun na hawak ang VC chassis. Rider Kick! Ang ating Rider Punch at Rider Kick ng Dipats Tamiya League. Siya po ang ating champion of the month ngayong buwan ng Agosto taong 2023. O doon umibang lang siya doon sa La Union. Pero gayon pa man, maganda pa rin na naipakita. So, umasa na lang tayo na ano, na makakapagano pa siya, ma-excite, ma-maintain natin ang ganong kaganda yung takbo ng kanyang Dipats Tamiya League. So yan ang ating kampiyon, champion of the month ngayong buwan ng Agosto 2022, si Dark Sun, na siyang may pinakamataas na pinakamaraming puntos na naitala, 21. Yan, maaga nakapunan kasi ng ano, kasagsagan pa lang ng ano buwan. So yan. Okay. So, yan nga po. Ito yung mga podium finishers ngayong gabi. Yan, na tatapos ng ating buwan ng Agosto taong 2022 sa ating track layout na to. At ito naman ang ating champion of the month ngayong Agosto 2022. At dito na po nagtatapos ang isa na namang naging kapanapanabik na edisyon ng Dipats Tamiya League ikatlong taon ngayong Agosto 29. Araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino gaong 2022. At muli po, ito po ang inyong naging punong lingkod, Don Patrick Dipat Aguilar, ipinanganak na isang Manilenyo na nagbinata dito sa lungsod ng Urdaneta, kalahating ano, may dugong Ilocano, dugong Pangasinense, kahit isang batang Maynila, yan, lahing probinsya, pero isa pa ring tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Mali po, taos puso ko nagpapasalamat sa inyo pong panunood. At siyempre, sa lahat ng mga matututok pa anumang oras sa aking video log tuwing Biyernes at Linggo, supposed to be, pero dahil nauro lang, dahil sa mga nakatakdang karera na pwede kong masalihan. Yun lang, yun lang na just no. Okay. So muli po, nagpapaalala ang inyo pong lingkod na manatiling ligtas at malusog, umiwas sa masamang bisyo, at panatiling protektado ang pangangatawan laban sa lahat ng sakit, lalo na laban sa COVID-19 at monkeypox, at sa lahat ng mga traidor na sakit. Manatiling magmask, hugas, iwas at bakuna upang ang COVID-19 ay ating malabanan, pati na rin monkeypox. So, kailangan nandun pa rin yung ating mga ano, yung minimum public health standards, sundin pa rin, patuloy pa rin po natin yung sundin. Okay? So, muli po, ito po si Don Patrick D. Pataguilar na nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpala at maligayang araw ng ating mga dakilang bayaning Pilipino ngayong Lunes ng gabi sa inyo po lahat. Pagpalain po tayo ng dakilang lumika, pagpalain po lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo, pagpalain po ang ating bansang Maharlika Pilipinas, at pagpalain po ang buong mundo. Muli po, ito po si Dipat Aguilar na nagpapalala sa inyo na mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Liping Maharlika, mabuhay ang wikang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, at taos puso nating ipinagmamalaki sa buong mundo. Tayo ay Pilipino, taas noo.